Ate, iba ka talaga pretty, no? Pati yung mukha ng babae yung ginawa mong poots pa. Ba, mukha naman talaga siyang paano. Tsaka yung ugali niya, ugaling kanal. Kulang pa nga yung pagbuhos ko sa kanya sa abusadong babae na yun. Ura, pero ang sama kasi talaga ng ugali, no? Kaya may mga taong ganun, no? Na nakakuha na ng titulo, akala mo, anak na ng Diyos. Ako doon? Makalipusta namang may hira. Tapos mapanakit pa. Ura! Hindi porket edukada siya at may sinabi sa buhay, pwede na tayong ganun-ganun. Hmm. Aba, matuto siyang lumugar. Akala niya, palalampasin ko siya. No way. Ma'am Pretty, salamat na uli. Kaya lang, baka ikaw naman yung mapahamak. Aling Linda, huwag mo kong isipin, okay lang ako. Promise. Kaya ko yung sarili ko. Alam mo, tama naman yung ginawa mo, Pretty. Kaya lang, nag-aalala lang ako eh. Tsaka may point din si Aling Linda. Teka lang naman, ako yung nasa tama ah. Bakit parang ako pa yung may kasalanan? Eh, because abogado yun, di ba? Mm. Kung totoo nga yung sinasabi niya, I'm sure maraming kinalang mga tao, maraming connection, mayayaman yung babaeng yun. Eh, kung dalhin niya sa korte yung pananakit mo sa kanya, maghabla yun. Eh, di nangyari. Hello, Bebe Moon. Siya kaya yung unang nanakit. Tsaka pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko, tsaka yung staff natin, na ba? Tingnan mo parang umabot pa dun. Alam ko naman yun. Yun nga yung hindi ko mapigilang isipin eh. Alam mo yung kung sino pa yung may pera, sino yung mayaman, nasa kanila yung hustisya at saka yung batas. Eh, kawawa naman tayo mahihira. Ano, oo nga, no? Pero baka hindi naman. Sana nga hindi. Alam mo, sabihin na natin kay Doc Willie. Hindi. Hindi ah. Wag na. Dadagdagan pa natin yung stress ng tao. Hindi na siguro aabot to sa kasuhan. Pray na lang tayo.